I love you ball. Dito sa Alam Ni Boy, tuturuan namin mga hindi nyo alam, kaya kung alam nyo na, makinig na kayo. Tuturo namin ng bongang-bonga sa ano na to. May panibagong topic na naman tayo para sa ating mga kababayan na nag-iiba-iba ang kanilang mood pagdating sa kanilang mga kinakain. Oo, no? So, meron palang ganon. Okay, mga kaibigan, ito na po yung alam nyo ba for today natin na napanood nyo yung teaser namin kahapon. Ano ang topic natin ngayon sa Alam Nyo Ba? Your food and how it affects your mood. Ay, maraming hindi nakakaalam na sa kinakain natin ay may nababago sa nagkakaroon ng mood swings, no? Dahil ang katawan natin kailangan dapat positive. Pero dahil po minsan sa mga kinakain natin na kinakapos na sa nutrients, pati po yung mood natin ay naaapektuhan. Nagiging bad mood, nagiging low energy. Ayun. Tama? Marami po yan. So, paalam namin sa inyo na ang mga pagkain ay pwedeng makaapekto ng moods natin. Sana po may matutunan kayo. Yes. Kasi doon pa lang sa makita mo pa lang yung nakahain ng pagkain, nagbabago na mood mo. Eh. Yes. Wow! Tama. May pag may dumalo ka ng handaan, oh. Pagdating mo, nakita ko, ang daing handa talaga. May iba na yung mood mo. Oo, no? Nabubusog. Busog na ako. Di ba? Yun. Minsan naman, pagdating mo, kukunti na yung nakahain. Kropek lang. Medyo malulungkot naman yung mood mo. Handaang kropek! Yun ang handa niya. Yun lang ang gusto niyang ihanda. Sige, basahin natin. Boss B! Mm-hmm. Your food and how it affects your mood. Nasubukan mo na bang kumain ng chocolate kapag malungkot ka? Dahil sabi nila, nagbibigay daw ito ng pleasure or happy feeling sa mga kumakain nito, lalo na sa mga taong nalulungkot. Mayroon din tayong tinatawag na comfort food at mga brain food na sinasabing nakakapagpatalas ng isip. Paano nga ba nakakaapekto ang pagkain sa ating mood or emotions? Ayon sa pag-aaral, may mga certain foods na talagang nakakaapekto sa ating utak para makagawa ng chemicals na nagkakaroon ng impact sa ating food, sa ating mood, attention at focus. Pero mayroon din mga pagkain na nakaka-drain ng ating energy, kaya dapat itong iwasan at limitahan. So ito po ay nagbabase sa mga pagkain nga na dapat nating i-intake. Ang mga flourways ng pagkain na gaya ng tinapay, biscuit, crackers, at iba pang baked goods, mga inumin at snack na matataas na sugar ay dapat iwasan dahil ang mga ito ay may mababang nutritional value. Oh, so, mag-ingat po tayo sa mga pagkain yan, lalo na kung tayo ay may karamdaman. Sa umpisa ay maaaring mag-boost ito ng energy. Pero sa huli ay makakadrain ito ng energy at maaari ding magbigay ng hindi magandang mood. Sa halip ay piliin ang mga pagkaing may matataas na nutrients. Yan ha? Yan ang ating... So, yan yung paliwanag natin sa mga pagkain na pwedeng mag-iba na mood. Ngayon, pipili kayo ng mga pagkain na mataas ang nutrients para maging good mood ka. Yes. So, yun yung ibibigay naming tip ngayon sa inyo sa Alam Nyo Ba. Hindi lang pala basta pag kumain. Ah, ito, makakataas ng energy to. Wala. Ngayon, magbubus siya. Pero later on... For the meantime, merong ganun eh. Kaya kung mapapansin nyo, ang mga hypoglycemic, mm-hmm. Ito yung kabaliktara ng mga diabetiko. Ang hypo is mababa, ang hyper, mataas. Glycemic, that's the sugar content in the blood. That's glucose. So, pag sinabing hypoglycemic, bagsak yung sugar na tumataloy sa dugo. Wala bagsak yung sugar sa dugo. Low energy ka. O, naramdaman ko yan. Kaya yung iba, ang nangyayari dyan, nagko-collapse. Oo. Bakit? Kasi kulang yung sugar content sa dugo niya. So, ang ginagawa natin, pagka diabetic at nagka-hypo siya, pinakakain ng chocolate, pinainom ng soft drinks, para lang masuplayan ng sugar yung dugo. Okay? Pag nasuplayan, magiging tama na ulit yung daloy. Yan. Okay? Naranasan ko yan, tol. Oo, di ba? Na-experience mo yung hypo. Ngayon, bumaba yung sugar mo. Bumaba sugar ko. Muntik ako mahimatay kasi nangingitim na yung labi ko. Alright. Kasi nga, nag-bike ako, first time ko, umakyat. Nag-ano ka? Kinapos. Oo, kinapos ako. Nasunog. Nasunog yung sugar mo. Yun. Kaya ito po, malalaman nyo today, ano ang mga nutrients na kailangan ng katawan para manatili ang magandang mood.
sa loob ng katawan. Number one, Popsy. Ito ay ang potassium. Ano ang potassium? Ito ay isa sa mga pinaka-importanting mineral dahil isa itong psychological tranquilizer na nagpapakalma ng ating nervous system at makukuha sa pagkain ng mga prutas at gulay. At pakiramdam ko, alam nyo na, na isa sa pinaka-rich in potassium na pagkain ay ang putatas. Kaya nga potassium. May katwiran siya. Saging. Yan. Diba? Katulad na sinasabi ni Kiko Matsing. Saging. Oh, ano sabi ni Kiko Matsing? Ate Shina! Matigas na ang saging ko. Kaya na siya ang kainin. Ayan. So, rich in potassium. Tandaan ha, psychological tranquilizer. Pag ikaw nakakaramdam ng panic attack, nininervyos, kinakabahan, makatutulong ang pagkain ng saging. Berde o dilaw? Whatever banana. Latundan o lakatan? Pero ang pinakamataas na potassium content, syempre, saba. Saba. Saba? Saging na? Saba. Saba. Hindi, saging na may tubig, sabaw. Okay. Iba yun eh. Ay, iba pala yun. Saba. Saging na? Saba. Saba. Very good. Meron okay. Pa senyorita. May maliit. Maliit lang yun. Oh, ano yun sa'yo? Ano sa akin? Senyorita, yung lakatan, latundan. Ano sa akin? Labanos. Puti niyan. Napakayabang naman eh ito. Napakayabang mo. Ang alin. So, ibig sabihin ako talong. Hindi ka upo. Ikaw tol. Makahiya. May makahiyabang saging? Oo, oh, walang makahiya saging ito. Depende kasi yan eh. Pero maganda mga saging sa Davao. Talaga ba? Davao. Bakit? Yung plantation ng saging dyan eh. Okay. Alam ko yung, ano ba yung parang langka? Yung alin? Durian. Durian. Durian, pero mga plantation. Meron din plantation, Davao. Banana plantation sa Davao. Sa Davao, marami. Nako, okay. So ano ang unang nutrient na kailangan ng katawan? Actually, hindi lang ito basta nutrient. It is, potassium is a mineral. Mineral. Isang mineral yan. Ulitin natin, psychological tranquilizer. Tranquilizer. So napakaganda ng potassium. Number two! Number two, B. Vitamin. Oh, yan po yung tinatawag natin B-complex, B1, B6, B12. Vitamin ba? Oh. Ba. Yeah. Ang vitamin B, kapag stress ang isang tao, stress, ay bumababa ang B vitamins nito, B-complex, sa katawan, lalo na ang B1. B1. Na nagiging dahilan naman ang para maging anxious ang anxiety. Isang tao. Magkakaroon ng anxiety pagkabagabag. Pagkawala ka palang B1. Oo. Oh. So, kailangan. Para mapataas ang B vitamin sa katawan ay dapat kumain ng mga seafood. Oh? Poultry products. Ano yung poultry products? Ito yung mga chicken, egg, yan. Green leafy vegetables, uh-huh, at mga dairy products. So these are the foods na rich in B complex. So ano-ano ulit to? Dahan-dahan. Seafoods. Ano yung mga seafoods na sinasabi natin? Yan yung mga ano, mga isda, lamang dagat, lamang dagat, mga shell food. Yan. Na andyan dyan. Mga seaweed. Kaya nga, di ba yung fish oil ay may fish omega oil naman. Yan. Di ba? Yun yung oil na galing sa fish. Fish. Pero ito mismo, yung seafood, yung laman nito, yan, ang rich in B vitamins. Poultry product katulad ng manok. Manok, adak, itlog, itik, balut, pinoy, yan. Green leafy vegetable, siguro familiar na kayo dyan, at dairy product, yon, cheese, mga gatas. Margarine, yan. So yan po ay rich in B vitamins. Ulitin natin, ano yung unang nutrients na kailangan? Calcium, ay hindi, potassium. Magkatunog kasi, magkatunog. Potassium, mga unang-una. At B vitamins. Ibang araw yata inatin. At pangalawa, B vitamins. Oh, yun yung pangatlo, yung sinabi mo, Popsy. Calcium. Akala ko kasi yun na itatanggol. Ano naman ang gagawin ng calcium? Hindi lang ito basta maganda sa pagpapalakas ng ating mga buto, aha, pero nakakatulong din ito para tayo ay ma-relax. Yan. Maging kalmado at mabawasan ng stress. Yan. Makukuha ang calcium mula sa mga pagkain ng keso at yogurt. Yun, no? Tandaan natin, ha? Ang calcium, sabi nila, maganda ito para sa buto. Actually, ewan ko kung bakit hindi pa naikakalat yung balita. At the age of 40, kahit sino, lalaki man o babae, pag umidad tayo ng 40, bumabagsak na po yung calcium na kailangan ng katawan. Kaya nararapat lang na mag-intake tayo ng rich in calcium food or kahit supplement na mataas ang calcium.
para, kasi nung wala pa tayong 40, ang sarili nating katawan ay kaya pang mag-regenerate ng calcium sa mga food na kinakain natin. Mm-hmm. Pero as we grow older, at the age of 40, bagsak na yun. Nakukulangan na. At dahil bagsak yun, araw-araw hindi ka uminom, napapansin nyo, habang tumatanda, nabibrittle yung bone. Mm-hmm. At dahil nabibrittle yung bone, napansin na, yung mga matatanda, kumukuba. Unti-unti nakukuba. Ngayon, alam nyo na kung bakit nakukuba ang matatanda? Bakit? Dahil, hindi ho. Gusto na nilang bumalik sa lupa. So, dahil mababa ang calcium. So, dapat pala paglalakad sila. Ganon. Yan, yan. So, makukuha natin ang calcium sa pagkain ng keso, yogurt. Naku, napaka-importante ng yogurt sa pang-araw-araw. Ha? Kumain kayo ng yogurt. Okay. Saan magawa yung yogurt? Yogurt. Saan magawa ang yogurt? Kay Yogi Bear. Ang gumawa talaga niya si Yogi Bear. Kilala mo yan? Oh, okay. At number 4, ito yun. Diniscuss ko na kanina shortly. Omega 3. Yan. Bakit? Mahalaga ito para sa cognitive function, lalo na sa mga bata. Kaya makakabuti ang pagkain ng mga isda at iba pang seafoods, nuts, mga seeds, gaya ng flax seeds, chia seed, at mga plant oils. Katulad ng yun. Olive oil. Okay, okay, okay. Pakinggan nyo maigi. Omega 3, para daw ito sa cognitive function. Masyadong technical. Ano yung cognitive? Para po sa memory, para po sa brain. Ah. Kaya nga, kung mapapansin mo nung araw, may kasabihan ng ating mga lolo't lola. Oh, may exam ka ba? Oh, habang nagre-review ka, kumain ka ng nuts, ng mani. Naalala niyo yan? Wala naman ang kausap dito lang. Naalala niyo yan? Oh, ayun. Yan, active to mga to. Active siya. Ito gagaling to. Ito gagaling. Oh, ito, parang malabo. Oh, ano tayo, mamaya sumamakin, manalangin tayo na malalim. Dok, maglapit sa'yo. No, dok. Okay, so yun po ang ginagawa nung omega 3 para po mag-function properly yung cognitive or yung brain function natin. So, makukuha natin ito sa mga sabi nga namin, seafoods, isda, seeds. Ano yung mga seeds? Tagalog. Flaxseed. Buto. 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 Buto nga ba? Butong pakwan. Oh, yan. Butong kalabasa. Yan. Buto ng dinosaur. Buto ng langka. Yan. Laki nun. Hindi, kinakain yan. Parang kastanyas yun. Oh? Buto ng langka kinakain? Oo. Oh, hindi mo alam yun? Nilalaga. Binubusog ganun. Parang kastanyas siya. Parang local kastanyas. Oo. Oh, okay. Ang kastanyas ba hindi local? Hindi. Ano ba ang kastanyas? Cashew nuts. Hindi. Kaso yun eh. Kaso yun eh. Karabi ko nga. Saan galing ang kastanyas? Buto to ng ano? Sa buto to na... Buto ng kasta? Ah, hindi! Buto ni Santa Claus. Hindi, buto ng... Nakukuha to, no? Meron siya pagka Christmas lang. Oo nga, pagpasko maraming kastanyas. Ito si Santa Claus. Anong puno na ito? Anong puno yung kastanyas? Casta tree. Hindi. Basta galing siya kay Santa Claus. Mahirap mo. Tuwing December, meron niya. Ang English niyan, chestnut. Yan. Ah, yan yung kinakain. Ang apelido niyan, roasting. Chestnut roasted on an open fire. Wow. Ah, toy. Jack Frost. Yan. Okay, sige. Yan. So, yun yun, ha? At, number 5, last na. Ito ang iodine. Oh. Sinusuportahan ito ang pagkakaroon ng healthy thyroid na tumutulong naman sa cognitive function ng ating utak. Okay, so pag sinabing cognitive, utak. Pero itong iodine naman, ang supply nito para sa brain, uutusan ni brain. Tandaan nyo, lahat ng function ng katawan galing kay brain. Yes. So, itong iodine, pag sinupply mo ito ng properly sa katawan mo, uutusan ni brain si thyroid glands to produce proper hormones para sa proper blood circulation para po sa proper digestion ng ating katawan. Lahat 'yon galing kay thyroid glands, ayun. Yung hormones na 'yon. Okay? So, we need iodine. Okay? Ayun. So, 'yan yung 5. Tama ba? 5. Okay. Ulitin natin. Number 1, potassium. Number 2, B vitamins. Number 3, calcium. Number 4, omega 3. And number 5, iodine. Okay, Boss Big, basa. Ang isang diet na bumubuo ng whole unrefined foods na may sapat na protein, fiber, at healthy fat ay may malaking magagawa
para maging stable ang blood sugar na inuugnay sa pagkakaroon ng magandang mood at para maiwasan ang anxiety. Tandaan niyo ha, pag ang blood natin, ang glucose level ng sugar, ang glucose level ng blood ay mataas o mababa, naiiba ang swing, ang mood ng isang tao. Okay, next. Samantalang ang pagkain ng prutas at mga gulay ay mataas sa minerals, vitamins at antioxidants ay sinasabing nakakapagpa-boost para tayo ay maging happy. So, sa madaling salita, ang gusto nating ituro sa inyo ngayon, kapatid, may mga pagkain na kailangan nating gawin at kainin araw-araw upang manatili na maganda ang mood ng ating katawan. Dahil pag maganda ang mood ng katawan, maganda ang mood ng utak. Pag maganda ang mood ng utak, lalakas ang ating kalusugan. Yes. So, kumain tayo ng prutas araw-araw. Huwag kakalimutan. Pero may tamang pagkain ang prutas o yung tinatawag nating dessert. Ang usual na pagkakamali ng Pinoy, you are eating fruits right after you eat your meal. Wrong. And ang tamang pagkain ng prutas, dapat po ay 30 minutos bago ang inyong pananghalian o 30 minutos bago ang inyong hapunan. Para makuha nyo yung enzymes, yung fiber, at yung mga natural probiotic doon sa prutas na kinain nyo to help aid the digestion. Yan. Ganun pala yun. Maligtad pala yung nakasanayan. Malinay na nakasanayan. Kasi sabi nga nila, pamutat. Ano yung pamutat? Pampatanggal ng lasa. No. May makukuha tayo maganda para sa kalusugan. Kaya yan, mga kaibigan, ay nalaman nyo lang dito sa aming Alam Nyo Ba! Ten, ten, ten. Uy!